Magandang araw! Nagbabalik? Sir Yan! Matik Yan! Ang pag-aaralan natin ngayong araw na ito ay tungkol sa mga sinaunang bagay. Ang Pilipinas ay may mayamang kasaysayan ng sining at kultura. Ang mga sinaunang anyo ng sining na ito ay binubuo ng mga banga, tapayan, at mga sinaunang anyo ng tirahan ng mga Pilipino. Ang mga bagay na ito ay mahalagang yaman ng kultura na naglalarawan sa anyo ng pamumuhay natin noon. Noong unang panahon sa Pilipinas, nakakalayag ang mga tao sa mahigit 7,000 nitong isla gamit ang mga bangka na tinatawag na balangay o balangkay. Ang makalumang sasakyang pantubig na ito ay nagpapakita ng kagalingan ng sining ng isang tao. Ang mga Pilipino ay likas na malikhain at may malalim na kaalaman sa sining. Makikita ang mga katangiang ito sa mga arkeolohikal na artifact ng bansa. Sa araling sining na ito ay tatalakayin ang kahalagahan ng mga yaman ng lahing Pilipino at mga likang sining na naimpluwensyahan ng mga mananakop sa Pilipinas. Kilalanin ang mga larawan na nasa ibaba. Ano sa tingin mo ang sasakyang iyan? Nakita mo na ba yan? Nasubukan mo na bang sumakay sa ganyang klase ng sasakyan? Yan ba ay isang uri ng barko? Isang uri ng bangka? O ang tinatawag na balanghay? Siyempre, yan ang balanghay. Nakita mo na ba ang isang uri ng bagay na ganyan? Yan ba ay isang tapayan? Manunggul jar? O isang uri ng banga? Yan ang tinatawag na manunggul jar. Ang mga antigo o lumang kagamitan ay hindi lamang pinahahalagahan dahil sa angking katangian ng mga ito. Pinayayabong din at pinagyayaman ng mga ito ang kasanayan, sining at kultura ng bansa. Ang mga kagamitan sa loob ng tahanan, lalo na ang mga sinauna, ay pinahahalagahan dahil taglay nito ang pambihirang katangiang sining, mataas na halagang salapi at mga kwento na may kinalaman sa kasaysayan ng pamilya o ng isang tao. Pag-usapan natin ang manunggul jar at ang balanghay. Unahin natin ang manunggul jar. Ang manunggul jar ay isang banga na pinaniniwala ang ginagamit para sa secondary burial, kung saan inilalagay sa loob ang mga buto ng namatay, ngunit hindi na binabaon ang banga. Karaniwang makikita ito sa Tabon Cave. Mayroon itong dalawang figura sa tuktok ng takip. Ang isa ang nagsasagwa ng bangka at ang nasa harap ay tila bangkay na natiklop sa dibdib ang mga kamay. Sinasabing ang bangka na ito ay naghahatid ng namatay na kaluluwa patungo sa huli nitong hantungan. Tunay na walang katulad ang disenyo at hubog ng banga ng manunggol at itinuturing na mahusay ang naghubog nito. Pinapatunayan nito na mayroong paniniwala sa susunod na buhay o buhay pagkatapos ng pagkamatay ang mga unang tao noon sa Pilipinas. Sumunod naman ang balanghay. Ang balanghay
ay ang tawag sa bangka noong unang panahon. At tinatayang pinakamatandang ginamit na sasakyang pantubig at nagmula sa timog Silangang Asya. Ang mga bahagi nito ay natagpuan sa karating lugar ng Butuan sa Agusan del Norte noong huling bahagi ng 1970. Ito ay isang tablang bangka na karatig sa isang nakaukit na bangka sa pamamagitan ng panuksok at sabat. Una itong nabanggit noong 16 na siglo sa salaysay ni Pigafetta at kilala ito bilang ang pinakamatandang sasakyang pantubig na matatagpuan dito sa Pilipinas. Una ng patlang ng pangungusap o talata upang maproseso kung anong natutuhan mo mula sa araling ito. Ang patlang ay isang banga na ginagamit sa paglilibing sa mga sinaunang tao sa Palawan noong 1960. Ang balanghay ay ang tawag sa bangka noong unang panahon at tinatayang pinakamatandang ginamit na sasakyang pantubig at nagmula ito sa patlang. Mahalaga ang mga sinaunang bagay sa ating sining sapagkat kung alam mo ang sagot, isulat mo dyan sa comment section at ito ay aking babasahin. Oh. Tandaan lang natin mga bata, ang Pilipinas ay may mayamang kasaysayan ng sining at kultura. Ang mga sinaunang anyo ng sining na ito ay binubuo ng banga, tapayan at mga sinaunang anyo ng tirahan ng mga Pilipino. Ang mga bagay na ito ay mahalagang yaman ng kultura na naglalarawan sa anyo ng pamumuhay natin noon. Ang mga Pilipino ay likas na malikhain at may malalim na kaalaman sa sining. Makikita ang mga katangiang ito sa mga arkeolohikal na artifact ng bansa. At dyan nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Huwag kalilimutan, Sir Yan, Matik Yan. Bye-bye!